Hey there, Ethical Nation, this is Carl Serrano, and right now, this question comes from Bella. So, ang tanong niya, kung outdated na ang mga strategies na flyering, postering, etc., ano yung mga effective at ethical na strategies na maaari naming gamitin both online at offline? This is a great question coming from Bella. So maraming salamat doon sa question mo, Bella. And ang sagot ko doon is actually marami akong videos na ginagawa, na mga strategies na ginagawa ko personally. And pagdating kasi dito sa ganitong tanong, old school or alin ba yung pwede mong strategy, effective and ethical na strategies na pwede mong gamitin kahit offline or online. So ibig niya sabihin is kahit yung nasa field ka, kumbaga namumusakal ka dyan or kumakausap ka ng mga prospect or nagpe-present ka offline, so yun yung ibig niya sabihin. Kasi majority ng mga ginagawa ko is online talaga. And actually, yung mga tinuturo ko, pwede mo naman talaga siyang gamitin offline. Siguro meron lang akong ilang mga videos na kung saan nagbigay ako ng specific na sa online mo lang siya magagamit. Pero kung wala naman akong sinabing ganun, ibig sabihin, offline, pwede mo rin siyang gamitin. Katulad nung papaano yung professional na pag-i-invite, pwede mo siyang gamitin offline. Diba? Yun nga lang, ito yung problem dito sa question na ito. Pinipilit kasi natin na gawin kung ano yung ginagawa ng mga kasamahan natin. Kahit alam naman natin, logically speaking, na hindi lang naman yun ang way. So, ano yung ibig kong sabihin? Na-experience ko kasi before, nung natutunan ko yung mga online strategies, na-experience ko dati na yung mga downlines ko, yung mga uplines ko, nasa field sila. Kumbaga parang hindi sila believer ng online. O hindi sila believer na kailangan online yung gawin mo kasi yun na yung nag-work sa panahon ngayon. So, sila nasa field. Namumusakal dyan, o kung ano ginagawa nila, namimigay ng flyers dyan, diba? Dinikit ng mga posters sa pader, tapos nagkakausap mano-mano, one-on-one. So ako, nasa apartment lang namin that time. So that was a couple of years ago, nung nag-i-start pa lang ako mag-switch sa online marketing. Kasi nga, na-realize ko na wala talaga mangyayari sa akin sa offline. So, nag-start ako, and palagi lang ako nandun sa apartment namin, nasa bahay maghapon, di ba, nagbebenta ako ng products dun, kumakausap ng mga prospects, and sila nasa field, babalik sila nung apartment namin, magbabalita sila, magpapawirang kami dun, di ba, yung old school pa nun tagal na nun magpapawirang kami, magbabaliwang kami, ito yung na-invite niya, ito yung kinausap niya, nakakausap siya ng ganito, ng ganyan, tapos production daw yun, sabi ng mga upline namin. So, tapos ako, parang, hindi ako mapakali, parang feeling ko hindi ako productive kasi nandun lang ako sa bahay maghapon. Later on, nung nagkalagas-lagas na yung grupo namin, nagkahiwalay na kami, na-realize ko na ano ba talagang ibig sabihin ng production? Pag pumunta ka sa labas sa field, kumausap ka ng tatlong prospect, production na ba yun? Kapag ka nandun ka sa field, di ba, offline yung ginagawa mo, nag-boom ka, or ikaw yung naging speaker, diba, ikaw yung nag-meeting after meeting, kinausap mo yung mga prospect mo, pero wala namang sumali, production ba yun? Kasi para sa akin, hindi production ang tawag dun. Ang tawag dun is activity. May ginagawa ka lang na activity. Ang production nagbibigay ng result. Nakabenta ka, kumita ka, production. Diba? May kinausap kang prospect, 10 kinausap mo, isa yung sumali. Production. Yun ang production. Hindi yung may kinausap ka lang, hindi naman sumali, namusakal ka lang dyan sa labas. Diba? Hindi yun ang production. Hindi yun ang ibig sabihin ng production. So, yun yung reason kung bakit feeling ko hindi ako productive noong mga time na sila nasa field, ako nasa online lang, kasi nami-misinterpret ko kung anong ibig sabihin ng production. Samantalang, ako yung pinakamalakas magbenta sa amin ng products. So, sila, hirapang sila makabenta, nagmumroblema sila sa panggalaw. Ako hindi. Noong mga time na yun, lumakas ako magbenta ng products, tapos feeling ko hindi ako productive. So, na-misinterpret ko kasi yung ibig sabihin ng production. Kaya ako, pinipilit ko na makigaya sa kanila kung ano ginagawa nila. Yun yung power ng peer pressure. Okay, ganun ka-powerful ang peer pressure kapag hindi mo naiintindihan. Okay, kapag mali yung mga taong kasama mo. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka na mag-old school or huwag ka na mag-offline, di ba? Huwag mo nang gawin yan, di ba? Wala naman ako sinabing ganun. Ang sinasabi ko lang, kung mag-work yun sa'yo, edi subukan mo. Kung hindi mag-work sa'yo, try mo online. Diba? Try mo kung ano yung mag-work sa'yo. Kung nag-work sa nila yon, edi hayaan mo sila. Kung sa'yo hindi nag-work, try ka ng iba. Ganun lang naman kasimple yun. Wala naman ako sinabi na pangit ang offline marketing, ganyan. Hindi mo dapat ginagawa yan. Kasi
meron mga yumaman talaga dun eh. And up to this day, meron mga nagsasucceed sa ganung way. Meron mga kumikita sa ganung way. Meron nakakapagpasali sa ganung way. Meron nakakabenta sa ganung way. Yung hard selling, may mga nakakagawa nun. Yung namamahay-mahay sila para mag-present ng business, meron gumagawa nun. So, hindi ko pwedeng sabihin na hindi siya nag-work. O hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na wag mo yung gawin. Subukan mo kung alin yung mag-work sa'yo. Alamin mo. Para sa akin, ang nag-work online, hindi nag-work sa akin yung offline eh. So, ito yung tinuturo ko. Ito yung nagbigay sa akin ng result eh. So, once again, kung nag-work yung offline sa'yo, eh di ituloy-tuloy mo lang. Kung hindi siya nag-work, try mo yung online. Alamin mo kung ano yung nag-work sa'yo. Kung may, hindi ko goal na palitan kung ano yung nag-work sa'yo. Ang goal ko ay bigyan ka ng option. Okay, ang mga tinuturo ko kasi sa inyo is tinuturo ko kayo kung paano mag-isip. Okay, hindi ko kayo tinuturuan kung ano yung dapat mong isipin. Kasi ganun yung ginagawa ng mga unethical networkers. Bine-brainwash yung mga baguhang networker na ito yung dapat nilang isipin. Yung tipo na okay lang kahit magsinungaling ka. Okay lang kahit white lies lang naman kasi yung white lies. Diba okay lang baliwin mo yung mga yan. Diba o sabihin mo na lang yung totoo na mahirap yung business kapag sali nila. So bine-brainwash. Yun yung tinuturuan ka kung ano yung dapat mong isipin. Ako hindi ganun na ginagawa ko. Even sa mga downlines ko, tinuturuan ko kayo kung paano ka mag-iisip. So right now, tinuturuan kita na itama kung ano yung definition mo ng production at activity. Magkaiba yun. Kumbaga parang nagkaiba yung busy sa nagkakaroon ng result. Okay, hindi, pwedeng busy ka lang pero wala kang nagiging result. So ibig sabihin may activities ka lang na ginagawa. Hindi ka productive. Ang productive, nagkakaroon ng result. So dati kasi na-experience ko lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Kaya nga nagpapasalamat ako dati na nape-pressure ako. Kasi sabi ko bakit ganun ang tagal ko magka-result. Yung mga maling tanong ko pa. Pero doon ko na-realize na buti na lang na-experience ko lahat ng failures na yon. Kasi kung hindi, wala akong i-share sa inyo. Doon wala akong magagawang videos regarding sa mga experiences ko. Kaya marami akong na-share kasi ang dami kong na-experience. Di ba magpa 5 years na ako sa industry na to this coming November ng 2018. 5 years sa industry, 2 years, 3 months akong naging unethical networker, 1 year and 2 months akong tumigil. Tapos, yung mga sumunod doon, napagsarahan kami ng company. I think 7 months pa lang kami nun sa business. Napagsarahan kami ng company. Diba? Nag-online marketing ako, 1 year, magto 2 years na this coming August ng 2018. So, ang dami ko nang na-experience. Diba? Na-experience ko na yung na-experience ng karamihan. And kumita ako ng malaki, nawala yung kinita ko. Kumita ulit ako ng malaki, nawala na naman. So, twice na nangyari sa akin yun. So, alam mo yun, so, napakagandang ride para sa akin. Kumbaga, ito yung nga sinasabi na it's not about the success or the destination, it's about the journey. So, yun na, nagpapasalamat ako dahil na-experience ko yung mga bagay na yun. Noong mga time na offline yung ginagawa ko, sobrang hirap para sa akin kasi introvert ako. By nature, introvert talaga ako. Kumbaga, naging ganito na lang ako kasi nasanay na ako. Nakagawa ko ng mga gatong videos, na kaya kong kumausap online, kaya kong magpa-pay in offline. Actually, recently lang may pinapay in ako, may DR ako offline. Diba? Na-meet ko sa Ortigas, paano pumunta ako sa anniversary ng company namin, diba? May DR ako doon offline. Pero, actually siya, nakausap ko na siya online. Kumbaga, nag-meet kami, pay in na siya. Wala nang pag-uusapan pa. Nagkwentuhan na lang kami doon. Kaya kong kumausap offline or online. May sistema wala, kaya kong magpasali. Yun yung hindi naiintindihan ng karamihan ng mga networkers. Akala nila, kailangan lang nila ng system, di ba? Mga automated system, kailangan na lang nila ng ganun para kumita sila. Napakalaking kalokohan nun. Malaking may tutulong nun, pero ito na lang iisipin mo. May automated system ka. O, meron kang automated system, kung anong definition mo ng automated system na yan. Hindi ka marunong magpasali. Hindi ka marunong sumagot ng objection. Hindi ka marunong mag-promote. Kumbaga, parang lang nagtayo ng kainan sa bundok. May kainan ka, may system, walang pumapansin, walang pumupunta, walang kumakain. Kasi hindi ka marunong. Ganun lang yung kasimple. Diba? Basics. Okay, balikan nyo yung basic. Kailangan magaling ka makipag-usap. Kailangan natuto ka makipag-usap. Okay, so yun yung na-experience ko before na sobrang nahihirapan ako kasi nga, introvert ako, and buti na lang na-experience ko yung offline. Kasi kung hindi ko na-experience yun, baka hindi ako nakakagawa ng mga ganitong video. Hindi ako marunong kumausap sa labas. Baka hindi ako marunong magpa-paint sa labas. Hindi ako marunong sumagot ng objection offline. Kumbaga, yun yung reason kung bakit ito ako, ganito ako. Kasi na-acquire ko yung mga necessary skills dun sa mga time na yon. Pero nung ginagawa ko yung offline, nag-struggle talaga ako kasi nga, introvert ako by nature.
hindi talaga siya paakma para sa akin. Kumbaga para sa akin kasi very inefficient siya. O, pinipilit natin yung offline kasi nga gusto lang naman natin maging belong dun sa mga gumagawa, mga kasamahan natin na gumagawa ng offline. Pero sa akin talaga, very inefficient kasi isipin mo na lang, kahit pa seminar type eh, ilan lang yung kaya mong kausapin sa isang seminar room, depende sa laki ng office nyo. Kahit pa sabihin mo na 300, 500 yan. Okay, 300, 500 yan. Then after that, ano lang kasunod? Okay, huwag na natin pag-usapan yung about sa seminar kasi I assume hindi naman kayo nagaganon. I mean, hindi ka nag-speaker tapos invite mo yun. Kapag ka nagsiseminar, diba, iba't ibang invite yan kapag madami, hindi lang naman sa'yo lahat. Unlike sa online, invite mo yun lahat. Unless may pakausap sa'yo yung downline mo, diba, na invite niya. Pero sa online, invite mo yun lahat. Kaya mong kausapin nang sabay-sabay habang magkausap kayo sa chat, habang hinihintay mo yung sagot niya, may kinakausap ka ulit na isa pa, habang hinihintay mo yung sagot niya, may kinakausap ka ulit na isa pa, and so on. Napakarami mong pwedeng kausapin and hindi limited yung market mo. Pwedeng kahit sa ibang bansa. Video call lang kayo, mag-Skype lang kayo, mag-chat lang kayo, eh, may downline ka na, kaya nga karamihan ng mga downline ko nasa ibang bansa. Eh. Diba? Dahil online ko siya ginagawa. Kumbaga para sa akin, very inefficient. Okay, effective, pwede siyang maging effective kasi may mga nagkakaresulta sa ganun eh, pero para sa akin, hindi yun ang forte ko eh. Hindi ako para dyan. Na-discover ko yung sinasabi ko na forte ko na yun kasi nasubukan ko. Baka yung iba sa inyo sabihin, ay, hindi ko forte yung offline. Paano mo nasabi? Wala lang, kasi ayaw ko lang. Kumbaga, hindi naman ako ganun. Sinabi ko na hindi ko forte yung offline kasi sinubukan ko for almost 2 years and 3 months nga eh. Yung 2 years and 3 months, ginawa ko siya ng paulit-ulit, pero wala eh. Hindi ako masaya, kumita ako, hindi ako masaya. Kumbaga, yun yung para sa akin. Kaya nag-try ako online and dito ako naging masaya. Okay, dito ako na-fulfill. Ang sarap sa pakiramdam. Yung tipo na malaya akong gawin kung ano yung gusto kong gawin, walang pressure ng upline ko kasi hindi naman poweran yung upline ko. Diba? Hindi ako nagiging empleyado na, alam mo yun, pupunta ako ng office everyday tapos wala namang kausap dun everyday, ini-engine ka pa. Diba? Malaya akong gawin kung ano gusto kong gawin. Maghapon nandito lang ako. Kumbaga parang yung ibang mga offline marketers, may ibang mga nagkukumpara sa akin na mas malaki daw yung kinikita nila sa akin, eh, nasa isip ko, hindi naman ako nakikipaghambugan sa kanila eh. Diba? At tsaka, kung mas malaki kinikita nila, unang-una sa lahat, 22 years old lang ako. Tapos, andito ako sa bahay, nakarelax ako dito sa upuan ko na to, maghapon, nakaharap sa laptop. Malaya akong gawin kung anong gusto ko. Pwede akong matulog anytime, lalabas ako anytime ko gusto, kakain ako anytime ko gusto. Diba, ito naman talaga yung freedom na gusto natin, kaya tayo nag-join sa network marketing business. So, ito na yung freedom. Okay, hindi pa ako kasing yaman ng mga old school uplines. Diba? Hindi ako sinyaman possible ng upline mo. Pero, freedom. Malaya ako. Walang pressure sa akin. And it's all because nag-focus ako online and meron ako syempre mga mentors. Diba? Yung iba kasi, ang freedom nila ang agap. Wala silang disiplina sa sarili nila. Pumi-freedom-freedom sila. Wala silang work ethic, pumi-freedom, lumalifestyle-lifestyle sila. Diba? Hindi sila marunong kumausap ng prospect. Kumbaga, na-misinterpret nila yung ibig sabihin ng you are your own boss. Ay, kapag sinabi mo na dito sa network marketing, totoo yun. You are your own boss. Pero, ang hindi binanggit sa inyo ng mga uplines nyo, you are also your own employee. Wala kang empleyado. Sarili mo lang. Hindi mo empleyado yung downline mo. Kung pag manaspasali mo sila, hindi mo sila empleyado. Independent distributor nga ang tawag. Independent. Kasi hindi mo sila empleyado. So, you are your own boss. You are also your own employee. So, hindi pwedeng ako, alam mo yun, pumipetiks-petiks lang. Chillax lang ako dito sa bahay. I am my own boss. Yung networker ako eh. Power. Payaman. Napakalaking katangahan nun. Okay, so ako ngayon, kaya ganito, sinasabi ko sa iyo, sinishare ko sa iyo, kasi may result na ako. Di mo na ako kasing yaman ng mga uplines niyo, pero may result na ako. Ang laki na result ko para sa isang 22 years old na katulad ko na may girlfriend ako, actually, responsibilidad ko lang naman yung sarili ko. Diba? Bahay ko. Ako lang halos mag-isa. Ako lang naman mag-isa eh. Diba? Wala naman ako responsibilidad. Wala pa naman akong anak at wala pa naman akong plano. So, naibigay yun sa akin ng online. So, yun yung sa akin. Yun yung perspective ko. And siguro, merong iba dyan na ganun rin. No? Meron rin silang mga ganun, freedom, ganyan-ganyan, na ginawa nila offline. So, ngayon, ang second na ibibigay ko sa iyo, first tip yun, hindi ang haba ng mga pinagsasabi ko, di ba? Second tip na ibibigay ko sa iyo is huwag ka matakot magkamali. Subukan mo lang na subukan, lalo na kung nagsisimula ka, at lalo-lalo na kung bata ka pa.
Diba? Bata ka pa, especially kung ikaw 17 years old, actually ako against ako dun eh, papasalihin mo ng ganun kabata kasi hindi sila, kumbaga against ako dahil sa batas. Diba? Ang gusto ng batas is ang legal age natin is 18. Pero, kung nag-decide ka mag-start na 17 ka or younger, oh, congrats sa'yo, mas maagap ka nagsimula sa akin, nagsimula ako, 18 na ako eh. Diba? So, kaya ito na ako right now. Kung ikaw bata ka pa, ganung edad, 18, 19, 20, even 20s, or mas matanda ka pa sa akin, 25, ganyan, hanggat hindi ka pa naman senior, hanggat kaya mo pa, huwag ka matakot magkamali. I mean, hanggat kaya mo pa, kahit senior ka, tapos kaya mo pa, huwag ka matakot magkamali. Kaso yung pagdating sa mga senior, kailangan mo talaga ng effective na mentor. Kailangan talaga ng effective na mentor. Kasi kumbaga, sa mga bata, kung meron man nanonood na senior, diba, 60 years old and above, kumbaga sa mga kabataan, mga young adults, teenager young adults, eh, may mas edge talaga sila. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magsasucceed. Okay? Ganun lang yun. Kailangan mo na talaga ng effective mentor kasi ikaw, bilang sa ganyang edad mo, kailangan mo na talagang mag-guide sa'yo. Kumbaga yung risk tolerance mo, mas mababa. Okay? Kumbaga, kasi ayoko kasing banggitin eh. Pagdating sa edad mo, alam mo na yan. Alam mo na yung ibig ko sabihin, kaya kailangan mo ng effective mentor. Mas mababa yung risk tolerance mo kumpara doon sa mga mas bata. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magsasucceed kasi meron kang lamang sa kanila na hindi nila makukuha unless dumating rin sila sa edad mo or kami. Ba't ako sila ng sila? Diba? 22 nga ako eh. Diba? Kami. Meron kang lamang na hindi namin makukuha unless nandiyan na kami sa posisyon mo sa edad mo, which is yung experience. Meron kang experience, meron kang stories, thousands of stories, even pa millions. Huwag na tayo doon, thousands of stories na pwede mong ikwento sa mga tao kasi nandiyan ka na sa edad na yan. Okay? So, I hope hindi ka pang inaan dun sa mga sinabi ko. I hope ma-motivate ka kung ikaw ay isang senior na nanonood nitong aking video. So, balik tayo sa mga kabataan, okay, sa mga young adults, 20s, 30s, 40s, adult na yata yung 40, whatever, di ba? Huwag ka matakot magkamali, subukan mo na lang subukan. Okay, pero ito yung sinasabi na fail fast. Na hindi ibig sabihin nun sasadyain mo na magkamali. Ang ibig sabihin nun, huwag kang matakot magkamali. Fail fast kasi tira ka ng tira. Kumbaga, take action ka ng take action. Kumbaga, dito pala sa YouTube channel ko, busog ka na eh. Diba, karamihan, meron ako mga nakakausap na pinapanood daw nila yung mga videos ko tapos sinasabi sa akin, hindi nila alam kung anong gagawin kasi hindi mo ginagawa. O hindi sa hindi mo alam. Alam mo kung anong gagawin, hindi mo ginagawa. Ang simple-simple lang naman ng mga pinagsasasabi ko eh. Diba? Nagbibigay pa nga ako ng step by step eh. Imposible na hindi mo pa alam kung anong gagawin. Take action. Once na napanood mo itong video, gawin mo na kaagad. Subukan mo na kaagad. Yung iba kasi naghihintay pa ng perfect moment. Walang ganun. Hindi nag-exist yung mga ganung bagay. Walang perfect moment para i-apply mo yung mga natutunan mo. Ang perfect moment, pagkatapos mo panoorin itong video na to, gawin mo na kaagad. Duh! So, huwag kang matakot magkamali kasi sa mga pagkakamali, yung mga bagong pagkakamali, hindi yung sinasadya, katangahan na yun. Okay? Ang sinasabi ko is, mga bagong pagkakamali, sinubukan mo, tinignan mo kung mag-work or hindi. Don't take my word for it. Hindi porket sinabi ko kasi na effective to, nag-work sa akin, eh pwede na rin mag-work sa'yo. Subukan mo para malaman mo. Okay? Kasi hindi ganun yun eh. Hindi ganun siya nag-work. Pwedeng nag-work sa akin, pero pwedeng hindi mag-work sa'yo. Diba, may mga ganung strategy talaga eh. Especially pagdating sa promotion, sa marketing, yun, medyo art na yun eh, di ba? Alamin mo kung ano yung mag-work sa'yo. Kaya, subukan mo. Don't take my word for it. Don't take others' word for it. Kumbaga, huwag ka basta-basta na papaniwalaan mo na lang. Kumbaga, subukan mo para malaman mo. Hindi mo kasi malalaman kung hindi mo susubukan eh. Di ba? O nakasabihan, malumang kasabihan na yan. So, gawin mo lang. The more na natatakot ka magkamali, the more na napipigilan yung action na gagawin mo, the more na lumalayo at lumalayo ka dun sa mga goals mo. Ganun lang yung kasimple. Every time na nagpo-procrastinate ka or every time na nag-aalangan ka or saka na lang siguro hindi to effective, baka may mas effective pa dito, manunod muna ako ng iba, baka may mas maganda pa dito. The more na nagagaganon ka, the more na lumalayo ka sa mga goals mo, the more na tinatalo ka ng mga hindi ganun katalino pero tira ng tira. Ay, kung napanood nyo na yung ano nga bang title nun? The Billionaire ba yun? The Secret of Billionaire? Basta yung bida ay Thailander. Okay, si Nong Tap. I highly recommend that movie. The Billionaire yata yung title nun. So, panoorin nyo yun. Siya, hindi siya matalino eh.
Diba, kumbaga, ang character niya is siya yung take action ng take action. Actually, drop out nga siya eh, para parehas kami. Diba, drop out siya ng school kasi, kumbaga, gusto niya mag-take action eh. Gusto niya gawin yung mga natututunan niya. Ayaw niya nung nakikinig lang. Ang dami niyang pagkakamaling nagawa sa buhay niya. Ang dami niyang pagkakamaling na experience. Ang daming failures na pinagdaanan niya. Pero yun yung reason ba't siya nag-succeed. Sa huli, naging successful siya. Real life story yun, ha? Actually, kinakain ko yung product niya eh. Yung masarap. So, kung hindi niyo pa napapanood yun, I highly recommend panoorin mo yun. Siya tira lang ng tira. Wala siyang pakialam kung magkamali siya, which is para sa akin medyo tanga naman yun. Pero yun yung nag-work sa kanya eh. Sa personality ko, hindi ko siya ginaya. Siyempre, nagka-calculate ako ng mga risk ko. Kasi magkaiba kami, hindi ko naman goal na gayahin siya. Pero every time na may natututunan ako, sinusubukan ko na kagad. Tinitingnan ko, pwede ba ito mag-work? Hindi ko hinuhulaan. Okay, kumbaga, parang hindi ko ina-assume na parang di naman effective yan. Hindi ko nalang gagawin. Di naman mukhang effective eh. Calculated risk. Katangahan yung tawag doon, di ba? Hindi calculated risk yun. So, sinusubukan ko. Tinitry ko. Hindi ko ina-assume. Tinitry ko. Baka mag-work. Hindi ko alam eh. Eh, nagaling naman yun sa credible na tao. O sige, try natin. O, hindi ako natatakot magkamali. Kaya ito, ngayon. Ayaw ka matakot magkamali kasi normal magkamali. Hindi to school. Buhay na yun. Buhay na to. Itong business na ginagawa mo, it's life. Life na to. Walang bagsak. Hindi ka babalik sa elementary kapag hindi ka nakapasa. Dito sa business, okay, dito sa business natin, hindi mo ma-achieve yung goals mo kapag hindi ka nagkakamali kasi hindi ka natututo. Wala kang ginagawa. And ikatlong tip na maibibigay ko sa iyo, yung mga tinuturo ko na strategies dito, unless wala akong sinabi specifically na pang online lang to, ganyan, kung wala naman ako sinabing ganun, subukan mo offline. Subukan mo. Kung gusto mo talaga yung offline, eh, pinipilit mo talaga na offline, offline ka. Di ba, hindi ko naman goal nga. Once again, hindi ko goal na palitan kung ano yung nag-work sa'yo o kung ano yung gusto mo. Di ba, hindi mo naman ako boss at wala akong karapatan sabihin to, ito dapat yung gawin mo unless downline kita. Di ba, kasi mentor mo ako, goal ko na gawin yun. Eh, kung hindi kita downline, karamihan sa'yo, hindi ko naman downline, di gawin mo kung anong gusto mo. Diba, basta mo lang ako sisisihin, huwag mo akong babalikan, tapos sasabihin mo sa akin na, tama ka nga, sana ginawa ko na lang yung sinabi mo. Subukan mo. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Gawin mo yung offline. Kung talagang gusto mo offline, edi offline. Pero yun nga yung dating sa akin. Pagdating sa offline, parang pinipilit kong gamitin yung sinaulang, ano yun yung telepono na iniikot-ikot pa para makapag-dial ka. Hindi yung ano ay pinipindot na meron tayong ina landline, yung iniikot. Parang ganun yung pakaramdam ko eh. Pinipilit ko yung sarili kong gamitin yung ganung telepono. Kahit nga ganitong klaseng cellphone lang na dikipad eh, okay na ako dito eh. Di ba, masaya na ako dito. Ito yung ginagamit ko pang phone calls eh. Ito. Diba, isipin mo yun, mas okay pa ako dito kaysa dun. Di ba, may pan-texto yun, wala eh. Di ba, kumbaga parang yung sarili ko, pinipilit ko na gamitin yung ganong sinaunang device na meron namang available na ganito. Yun yung perspective ko pagdating sa offline. Ba't ko pipilitin yung sarili ko na gawin yan? Di ba, gamitin yan? Eh, meron. May smartphone, may cellphone, may smartphone. Ba't ko papahirapan yung sarili ko? Okay, so I hope marami kang natutunan dito sa video na ito. And make sure, ayan ha, apply mo na kaagad yung mga natutunan mo. Huwag ka na maganap na ba? Baka meron pang mas effective. Walang mangyayari sa'yo kapag kaganon yung palagi mong ginagawa o palagi mong iniisip. Apply mo na kaagad yung mga natutunan mo. And kung nagustuhan mo yung mga natutunan mo dito, make sure, like mo yan, hit mo yung like dyan. And share mo to sa teammates mo, i-leverage mo na tong video na ito para sa kanila. And comment ka dyan sa ibaba kung meron kang mga katanungan, kung meron kang mga suggestion, violent reaction, or whatever. Sinasagutan ko yung mga comment dyan sa baba. Nga pala, meron akong ginawang comprehensive step-by-step course regarding dito sa ganitong klase ng topic, which is Facebook Groups Formula. Hanapin mo lang yung link sa description nitong video na ito. Hanapin mo lang dyan para i-check out mo. Tingnan mo kung makakatulong sa'yo. Para matulungan ka, magkaroon ka ng mga prospects gamit yung Facebook Groups. Actually, Facebook Groups. Kaya Facebook Groups Formula siya. Okay, so ayaw, parami ka natulungan. Apply na kaagad. Once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time. Hey there, my friend. Once again, this is Carl Serrano. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. And make sure na i-like mo yung page ko for more. And click mo yung see first. And kung sa YouTube mo man pinapanood itong video na to, make sure na mag-subscribe ka sa channel ko. And click mo yung notification bell lang sa ganun ay meron ka mga updates sa mga bagong videos na i-upload ko. So, once again, this is Carl Serrano. See you next time.